guys, dumating na nga yung pinakahihintay nating 2024 Suzuki Raider 150 Fi. Kaya naman hindi natin papalagpasin na hindi ito mabigyan ng review at walkthrough. At syempre, tatalakayin na din natin guys kung may na-upgrade ba sa kanyang specs, features, at syempre, alamin na din natin yung updated price niya ngayong buwan. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan tumuturin ito. Let's go! Kalalabas lamang na Suzuki Raider 150 Fi, metallic stellar blue. So sa lahat ng color variant na nilabas ngayong 2024, dito ako namangha, no, sa color combination na metallic blue at gold. Kasi alam niyo naman guys, kitang-kita niyo na napakaganda na po ng design niya at saka napaka-futuristic na po, no, modern design ngayong 2024. At ito po yung klase ng kulay ng isang Raider na talagang mapapatingin at mapapalingon talaga sa inyo yung mga nakasabayan mo, dahil talagang kita nyo naman guys sa kulay at saka sa decals, talagang nag-complement maging dito sa color ng mags. Ayan, kumbaga hindi tinipid ni Suzuki sa pag-upgrade itong motor na to pagdating dito sa outer part niya, no? So ayan guys, dito sa headlight, kitang-kita nyo na mayroon siyang color combination na ayan, matte blue, glossy black, at saka dito banda sa side, nandito naman yung kanyang decals na parang orange gold, no? Tapos may nakalagay na hyper underbone dito. So sa headlight, ganun pa rin naman guys, naka-LED. Ayan, turn signal, naka-bug type pa rin, pero kitang-kita nyo naman guys, visible pa rin siya kahit umaga. At syempre, yung nagustuhan ko din sa kanya guys, yung emblem niya. Ayan, mayroon na din siyang pride of ownership dito. At may nakalagay dito na FI. Ayan o. So napakatipid na din po nito sa gasolina. Ganun pa rin naman guys, ginamitan siya ng telescopic fork suspension sa front, single disc pa rin, wavy, dual pot piston brake caliper. So kahit hindi siya naka-ABS guys, makakaasa kang napaganda po ng stopping power nito. And dito guys, sa kanyang gulong, ito po ay merong front tire size na 70x90x17, at yung brand po ng gulong niya guys is IRC pa rin. Ayan, Stig. Dito tayo sa bandang side. Ito yung itsura niya sa side guys. O, diba? Napaka-pogi ng itsura niya guys. Nag-complement pa yung design niya dito na may mga butas-butas. Actually, this one guys is may purpose. Hindi lang siya basta design, for better aerodynamics din, no? So pagpasok ng hangin dito, labas dito. Ayan. So in that way, mas mamamaximize yung speed nitong motor na to. So ayan guys, pinasok na muna natin si Raider, no, kasi umaambon. So dito tayo magpapatuloy ng ating review. So dito muna tayo guys sa kanyang side view. Ito po yung itsura ng side view niya guys. And dito banda, yung makikita nyo pong sticker dito is of course itong Suzuki na sticker, which is silver po yung kanyang kulay, no. Tapos dito, nandito yung kanyang technical specification, which is itong dual overhead cam, 4-bob, Suzuki Advanced Twin Spar Frame, at syempre yung kanyang pangalan na Raider R150, at yung transmission niya na 6-speed. And may nakalagay na din po dito guys na liquid gold. And pagdating naman dito, ayan po, kitang-kita nyo po yung design niya dito, which is yung rug, no, na edition itong motor na to. Pagdating naman dito guys, bali connected po yung design niya hanggang dito sa bandang side. Ayan, ito is yung kulay mismo ng kanyang fairings, well this one is yung kanyang design. Ayan, next dito tayo guys, ito yung kanyang footrest. So ito yung kanyang cambia, no, meron po siyang 6-speed manual transmission. And ang kinaganda nito guys, napaka-powerful po nitong motor na to. So tatalakayin natin mamaya yung kanyang technical specification mismo. So balik muna tayo dito sa kanyang handlebar. So itong sa handlebar niya guys, ito yung kanyang levers, glossy black, no? Ayan.
So yung clutch at saka yung brake lever. Then pagdating naman dito sa kanyang side mirror, ganun pa rin naman. Naka-typical dahon type, walang pinagbago, same pa rin ang dati. Then kung gusto niyo pong halimbawa bumili kayo ng then kung gusto niyo pong bilhin tong motor na to at gusto niyo magpalit ng side mirror, anyway lalagay ko po yung side mirror na ginamit ko kay Click, which is yung Street King version 1. Yung link dyan sa description box kasi I think bagay yung side mirror na to dito, at the same time naka blue lens na din kasi yun, or pwede din naman guys kung gusto niyo mag clear lens, no, nasa description box guys yung link. Kung meron na kayong Raider at gusto niyo magpalit ng side mirror, I highly recommend yung side mirror na yun para dun dito sa motor na to, kasi pwede naman yun sa kahit anong klaseng motor. So balik na tayo sa topic. So nandito sa mga button at saka switches guys, sa left side nandito yung patayan ng ilaw ng dashboard, ayan, off, tapos ayan, bukasan. So parehas lang din to guys, ito yung off niya, kung ayaw nyo pong may ilaw yung dashboard niya, pero kung gusto nyo may ilaw, ayan, pihit nyo lang po paakyat. Then aside from that, nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal switch off, at saka yung horn dito. And then dito naman sa right side, electric start guys, at syempre hindi tinanggal yung kanyang kickstart, ayan o. So may pag-asa pa guys na umandar itong motor na to pag naubusan ka ng battery. Pagdating sa dashboard guys, yung information meron dito, meron siyang speedometer, time, RPM indicator, gear, ayan, may nakalagay dito na gear, tapos trip A, fuel gauge, tapos meron siyang dalawang buttons guys, select at saka adjust. Dito sa select, ayan, trip B, trip A, trip B. And yung napansin ko lang guys, no, sa upgrade ni Suzuki pagdating dito kay Raider 150Fi, hindi na po siya yung parang makunat pag pipindutin itong select. So para sa akin, napagandang enhancement dito para sa dashboard ni Raider 150Fi. Sa adjust, ganun din. Smooth na lang din pag pipindutin mo, hindi yung tipong talagang DDN-an mo pa, no? Ayan, para sa akin, goods na goods yan. Next! Ganun pa rin guys, naka-mechanical key. Pag binili niyo po ito, dalawa po yung makukuha niyong key. Tapos, meron din po siyang front pocket dito na kung saan pwede mo paglagyan ng papers ng motor or kung ano yung mga personal belongings, maliliit na anik-anik mo, pwede mo ilagay dito. Anyway, ito po yung manual niya guys. So, if ever, meron po kayong gustong malaman sa motor na to, basahin niyo lang po yung manual kasi lahat po ng info is nandito na. Ayan. Tapos, balik na natin to. Ito yung upuan niya guys. Ganun pa rin naman, wala pa rin naman pinagbago. Naka one tone lang siya. Isa lang yung design ng upuan niya. Hindi din ganun ka-generous. So, bagay na bagay po yung design ng upuan niya dito sa motor na to. Tapos sa grab bar, ganun pa rin. Naka matte black. Go. So, dito guys, ito yung foot peg ng angkas. No? Side stand niya, wala pa rin pinagbago. Walang side stand switch. Naka center stand pa rin. And yung suspension na ginamit dito sa likod guys, ayan, monoshock, Showa yung brand na nakatatak dito, sticker na Showa. Tapos, yung swing arm niya guys, ganun pa rin naman, kagaya ng dati, walang pinagbago. Kibali, monoshock swing arm suspension po yung dito kay Raider 150Fi. Pagdating naman sa gulong, IRC pa rin yung brand, at meron siyang tire size dito sa likod guys na 80 by 90 by 17 tubeless. Ayan, braking system is single disc with single pot piston brake caliper. And ganun pa rin, meron pa rin cover yung kanyang chain. So, mas maganda yan guys, may cover para hindi madaling, ayan, matapunan ng mga putik-putik pag idadaan nyo sa maputik na lugar. And ngayon, i-check natin guys yung kanyang compartment. Ayan. So, ganun pa rin, wala pa rin ang pinagbago, wala ka pa rin naman may lalagay dito. Pamunas lang ng motor, pwede mo ilagay dito, ano. So, wala kang pwede mapaglagyan dito ng mga bag mo or something. Siguro maliit na pouch na wallet pwede dito. Or pamunas ng motor, papers ng motor pwede din. Ganun pa rin naman, same ng dati. May tool organizer pa rin naman yung older version. At hindi pa rin tinanggal dito sa version na to. So pagdating sa fuel tank guys, meron pa rin siyang 4 liters capacity. At uma-average to ng 50 km per liter based kay Suzuki. Pero it may vary pa rin guys sa throttle habi ninyo. Kung mabilis kayong patakbo or kaskasero kayo, hindi nyo po maabot yung average fuel consumption niya. Pero kung takbong pogi ka lang, well, baka malamang sa malamang maabot nyo po yan. No? Taas na dito yung battery niya. So, mataas na po yung level. Kung idadaan nyo to sa baha-baha, hindi po madaling maabot tong battery niya. So,
Ayan guys, balik na natin to. At i-check din natin yung kanyang light sa likod. Kung gaano kalakas. Ayan. So ito yung kanyang tail light guys. Ganun pa rin naman, walang pinagbago. Same pa rin ang dati yung design. Ayan, bulb type pa rin. Pero napakalakas pa rin naman ng buga. Tapos may ilaw ng plaka dito para mas visible siya pagkagabin yung rides. Suzuki na sticker. At syempre yung plate holder. Pagdating dito, ito po yung kanyang disc brake, wavy pa rin. Ayan, katulad na sinabi ko kanina, naka-single pot piston brake caliper. Sa tambucho, wala pa rin pinagbago, same pa rin ng dati. Ayan, may heat guard pa rin, paprotekta sa legs ng angkas mo, silver yung datingan guys. And foot peg ng angkas nandito pa rin naman. Tapos yung kanyang brake pedal. Ayan, tapos yung kanyang design. Dito sa side is, ayan guys. So dito naman tayo guys sa kanyang technical specification. Of course, this Suzuki Raider 150 Fi is still powered by 147.3cc, liquid-cooled 4-stroke, dual overhead cam, 4-bulb, at fuel injection. Ito ay merong lakas na 13.6 kilowatts at 10,000 RPM and max torque of 13.8 Nm at 8,500 RPM. At meron din po itong timbang guys na 109 kilograms, kaya naman kahit lady rider ay kayang-kaya tong i-maneuver. Pagdating naman sa seat height, ito ay merong seat height na 765mm. Ganun pa rin guys, kagaya pa rin ng dati. At meron din siyang ground clearance na 150mm. Kaya naman sa malalaking humps ng Pinas, hindi na madaling maabot yung ilalim na bahagi ng motor na to. Kasi ganun pa rin, meron pa rin siyang mataas na ground clearance. So ngayon naman guys, tatalakay natin yung kanyang updated price ngayong taon. 2024 model ng Suzuki Raider. Ayan, meron silang gray, red, at saka yung blue-gold combination. Ayan. So kung interested kayo dito guys, ito po ngayon ay merong spot cash na, ayan, 120,467. Kung ayaw nyo po ng sakit ng ulo at gusto nyo po ng spot cash, ayaw nyo ng hulugan. Pero kung gusto nyo ng down payment or hulugan, or kung gusto nyo po siya bilhin ng hulugan, yung kanyang down payment is 4,000 at saka yung magiging monthly naman po sa 3 years ay 5,754 at meron din po siyang rebates na 200 to 300 if advance. Ayan. Ito po yung bagong modelo ng Raider nila guys, yung blue-gray combination. Actually, hindi ko pa to nare-review kaya abang-abang kayo guys sa review ko nitong mga motor na to. Ayan. O diba, napaka-format, napaka-astig. So ayun na guys, natapos na nga natin ikutan si Suzuki Raider 150 Fi. Ano yung masasabi niyo sa motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya yung kukonsider niyong bilhin ngayong 2024? I want to know your thoughts below. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!